sa san pouvin. Pastat te wale, digi spin. Di persi la pe, si persi la se. Diko, san la pe fwae. La ne fwae. Persi la pe, mga agresan diga ng mama mayan. Padean na di kayeb gibain. Ni naman, kahit mga umupong sa pamahalaan. Lapid fwae, lapid fwae, lapid fwae. Diko sa DVRJ, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyu na may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot. Liminawin, himay-himayin sa Lapid Fire, Never Silapid. Magandang umaga, congratulations. Nag-aara mo kami, bilang matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda ang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At sabi niyo ba ko sa'yo, kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda sa akong kinamukha ko yung si Percy, ako magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ko sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang reno, maging ikaw man ay politiko. At isa man o kahit sino, masasalubin ang baho mo, sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapalpal ang iyong mukha, sa Lapid Fire, ipuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't malik, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga makurat sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. At isa man o kahit sino, masasabugin ang baho mo, sa Lapid Fire walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes sa impunan ito ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido, sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 12 po ng ating gabi. At mag-aanyaya po tayo sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating palatuntunan. Matatampukan ang mga pagtalakay sa mga mahalagang isyu na ating pag-uusapan, kasama ang batikang reporter ng Pahayagang Hataw sa Malacañang, si Rose Nobinario. Magandang gabi, Rose. Good evening, Kapersi. Good evening sa lahat ng suki ng Lapan. Hanggang alas 12 po tayo ng ating gabing magkwentuhan sa mga maiinit na isyu. At sa mga nais pong magbigay ng reaksyon, ay maaari kayong tumawag sa ating landline dito po sa ating pila. Ang numero po ay 895-4460. Ating po naman mga text line ay 0917-581-5461.
0968-6500 at 0919-991-8047. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number one sa balita, basta tabloid, Hataw! At siyempre, oh, mga kaibigan, sabayan tayo napapanood, bayan live streaming sa Facebook. Kaya maaari din po kayong mag-type ng inyong mga reaction sa pamamagitan ng inyong mga comments. Kung meron ba yung mga nais na sabihin, dyan yung isulat, no? Dyan yung type. At pwede rin kayong magbungkahi ng mga paksa na gusto ninyo na kahit pa pa na maibahagi dito sa ating palatuntunan. Ang daming balita na yun, siksikan eh. Si Napoles po, mga kaibigan, Janet Napoles, sasantahan na ho ng kaso sa ano, ha, sa Estados Unidos. Galing niya ang balita, ma. Ang Deputy Ombudsman ng Ombudsman. Overall Deputy Ombudsman. Eh, sinipa na. Ha? Turuyan na pong sinibak sa kanyang pwesto. At si, ano, ha? Si Jinggoy Estrada, ayon sa Korte Suprema, eh dapat po, mga kaibigan, humarap sa paglilitis dahil po doon sa 183 million pork barrel scam na kanilang ibinulsa. Dami pa ho, mga kaibigan. Si Senator Gordo naman, eh, ang sabi niya, mga kaibigan, eh, ano raw, tutuloy yung investigasyon sa Senado patungkol doon sa Juan. 60 million. Doon sa 60 million na 110 million talaga yung nakuwang pera doon sa DOT na inilagay po bilang komersyal sa isang programa ni Ventul po doon po sa PTV Channel 4. Yan po ilan lamang sa mga pag-uusapan natin, mga kaibigan. Umpisahan na natin. Ha? Ito po si Janet Napoles Lim, mga kaibigan. Eh, kagulat-gulat ito. Sipin ninyo, ba't di tayo magugulat dito? Ang bilis ng katarungan sa Amerika. Ang bilis ng, ng proseso ng kanilang batas. Nauunahan pa tayo dahil ito hong si Janet Napoles Lim nilalakad na ngayon ng gobyerno sa Amerika dito sa gobyerno natin na ito ipatapon doon sa Amerika para maiharap siya sa paglilitis. At hindi lang ho siya, mga kaibigan, ha? Lima pa. Isipin mo to, kawawa ho, yung mga anak. Na hindi naman sila nag-participate sa pagmanakaw. Pero nakinabang. Kaya lang, nakinabang pa. Katulad yung sinasabi nila, di ba, bakit Pulpo Brothers? Eh, nakinabang. Yung isa eh. Di ba? Eh, bahala na hukuman doon. Di ba? Ngayon, ito po. Ang sabi, yung federal prosecutors ng Amerika, mga kaibigan, ito si Napoles, pati na yung limang miyembro ng kanyang pamilya, indicted for conspiring to funnel into the U.S. some $20 million in Philippine public funds. Ayan. Obtained through a intricate bribery and fraud scheme. Ayan po, mga kaibigan. Ang sabi ho ng U.S. Department of Justice, ito raw si Napoles at yung lima pa, mga kaibigan, diverted Philippine government funds, yung pera ng gobyerno, na nakalaan para sa beneficyo ng mahihirap,
na Pilipino. Alam ba ninyo yung layunin nitong kasong ito ng Amerika? Bakit kinasuhan nila si Janet Napoles? Mm. Hindi lamang sa Manila bag siyang batas. Mm-hmm. Kundi sinasabi rin ng gobyerno ng Amerika na ibabalik nila yung pera sa gobyerno natin, mga kaibigan. Kita mo, no? Ang ganda ng katarungan doon, ano, ha? Sa kwan, ng justice system, ano? Gumagana. Yun yung gumagana ng ano, eh, justice system, mga kaibigan. Eh, meron din tayo dito, injustice system naman. Meron ba nangyari dyan sa kaso nila dito sa atin? May nabawi na ba dyan? Wala. Sa pera nila? Nakakapagpiansa nga yung mga co-accused na, di ba? Hindi na diba? At saka ito, pag na-extradite ito sa Amerika, kasi meron tayong extradition treaty, hindi lang yung kanta. Masisiguro mo nakakulong ito. Oo. E dito, di ka nakatitiyak, lumalabas yun. Mama Mark Jimenez siya doon. Ha? Mga kaibigan, kung nakaka-uwi yan. E doon, kung paano mo dito ang kulungan, nga ganito. Mm-hmm. Hindi nga katulad dyan. Mas maganda kulungan doon. Pero kulungan pa rin yun. Tsaka ang... Isolated ka rin. Isolated ka rin. Tsaka ang bisita mo, di ba, sa salamin lang. Oo. Oh. Kaya sinaalala mo nun si Michael Ray Aquino at si Cesar Mangkawa, no? Oo. Oh. Iba yung ano, kulungan doon. Oo nga, hindi nga parang kulungan, hindi parang bahay ng aso o kulungan ng aso. Oo. Oh. Maayos, malinis, may uniforme ka pa, nilalaban pa nga nila yung uniforme mo rin eh. O, mga kaibigan, kaya lang, kulay yan yun. Stripe. O kaya orange yung uniforme mo. Diba? Saka diba, uso pa dun yung may bolang ano, no? May bolang bakal. Sa pa? Oo. Lalo na yan, na high, ako, I'm sure, makaklassify as high risk detainee. Dahil ano eh, diba, malaki yung dinugas ng kwarte. Diba, ewan ko lang kung sa pelikula lang yun, ha? Diba may CCTV pag high-risk detainee? Mm. No? Minomonitor ka kahit sa loob ng selda mo. Tsaka hindi ka pwede magpakamatay. Mm-mm. Mag-commit ng sausage. Este suicide. Ha? Oh. Nalala ko si Cactus, eh. Baka mag-commit ng sausage, eh. Cactus. Ah. Ngayon, saan ba ako? Magpakamatay. Kasi hindi nilalagyan ng kwan. Mm. Yung mga isolated na kulungan. Mm-hmm. Mga kaibigan. Hindi, ito ha. Naawa lang ako dito sa mga anak. Eh. Mm-hmm. Indicted din. Yung John Napoles, James Napoles, Jean Napoles, Reynald Lim, sino yung kapatid niya yun? Oo. Pati Anna Lim. Ano yung asawa niya yun? Asawa ng kapatid niya. Siguro. Kapatid niya rin. Baka kapatid din kasi ano. Isipin mo ito, mga kaibigan. Hindi naman ito ano eh. Hindi naman eh. Alam bakit yung kasama hindi kasama? Itong mga ito ay hindi ano, hindi nag-participate sa crime. Commission of crime. Di ba? Kaya lang, nakilabang sila eh. Wala tayong magagawa eh. Pero kung paniniwalaan natin... Ngayon, sa bandang muli, hindi natin alam kung ano magiging huling dyan. Pero kung natatandaan ko, may sinabi noon si Ben Harloy na itong anak ni Napoles na yung ate, yung pinakamatanda yung Joe Christine, kasama sa nagkagawa ng mga peking pirme. Yun na lang. At saka kuwan eh, hindi ka na nag-participate pero nakinabang ka. Mm-mm. Kasi ang main purpose, ibig sabihin, sa mga kasong ganito, katulad niyang pagnanakaw yan eh, yung, di ba? Tapos meron money laundering. Oo. Di ba? Inilabas mo yung pera para palaban mo, di ba? Kasi pinambili mo ng mga property. Oo. Nakandiyan si Lito Lapid, yung asawa niyan. Oo nga, di ba? Di ba? Dinampot yun. Magkano lang yung daladalang pera noon? Pero yung bandang huli yan, baka mamaya, hindi pa tapos ang kaso niya, kaya yun si Lito Lapid, hindi makatuntun doon sa Amerika eh. Di ba? Kasi tinuro siya ng asawa niya eh, sa kanya galing yung pera eh. Hindi naturalmente, pag pumasok ng Amerika ito si Lito Lapid, dadamputin niya doon.
Di ba? Kahit natapos na yung kaso ng asawa niya. Tama. Pero siya kailangan pa rin yung umarap doon. Kasi hindi pa siya nananagot eh. Oo, hindi yung pa siya napapanagot. Yung palang asawa niya nanagot doon eh. Oo. Eh, di ba base doon sa mga statement na lumabas dito, no? Marisa Lapid. Oo. Eh, kung tinanong yung Marisa, saan mo kinuha itong pera? Saan galing ito? Kanino ito? Ay, sa asawa ko. Sino ba asawa mo? Senador eh. Oo. Ayun na, mga kaibigan. Fuck! Kaya kita mo siya, Lito Lapid, yung mukha doon sa, ano, sa television, kulubot mo eh. Mga kaibigan. Ayun pala siya, matandang rebelde, papel niya rin eh, no? Oo. Matanda na, gusto kong makabalik yung Angel Aquino. Ha? Ah, kaya... Ah, parang, oo nga, parang... Gusto kong matamba si Angel eh. Yung may love interest niya doon. Ah, nanonood ka. Kasi sa bahay, yung mga kasamahan natin sa bahay, pinanonood nila. Oh. Alam mo, ako nga, sa bus nga, napapanood ko yan. Kasi wala ka naman ibang napapanood, di ba? So ngayon, ito, mga kaibigan, ang maganda rito, nakikita ninyo yung paggana ng justice system, eh. Kakaibang kakaiba, dito sa atin. Eh, dito unang dapat mapanagot ito. Oh, tama. Sapagat dito niya ginawa yung krimen eh. Tama-tama siguro. Oh, doon niya ginawa siyang krimen doon. Ang krimen niya ron, money laundering eh. Alam mo kung ibang bansa lang yan ha? Wala na. Matutuwa pa sila dahil sa kanila ini-invest. Ini-invest yung kwartang na. Oo, oh, makilunabang sila eh. Oo. Oh, oh. Kasi doon mag-circulate. Parang si Elie Soriano. Di ba? Nasa Brazil. O, doon siyempre doon mag-circulate yung pera ni Soriano. Mga kaibigan, nagtataguro sa batas yan. Di ba? Di ba may mga bansang nabubuhay sa ganyan eh, no? Yun ang mahirap. Nakapagpumpar ka ng ninakaw mo sa isang bansa na meron tayong extradition treaty. Kaya yung iba, pumipili ng bansa, natatakbuhan nila, okay, doon nila, doon sila mag-i-invest para in case na, ano na, habuli na sila, pwede silang tumakbon, hindi sila ma-extradite. At pwede silang magamit nila yung pera nila. Kasi mga corrupt din yung official doon. Di ba? At saka unang-una, wala kang extradition treaty. Hindi ka pwedeng pabalikin dito, pilitin. Di ba? Mga kaibigan. Doon na talaga ano. Pero ang tataka ko ha, bakit yung asawa hindi kasama sa kinasuhan? Hindi natin alam. Hindi ko yung asawang state star witness. Saan? Milita, ex-military yun eh, di ba? Pero hindi natin alam yun. Ba't inuro ba yun sa kaso? Hindi, kasi kung nakinabang yung anak, yung asawa naman nakinabang, bakit hindi siya kinasuhan? Hindi natin alam. Di ba? Pamilya kayo eh. Siyempre, laki ng property nila sa Amerika. Naalala mo ba ang nagpasimula nung pag-bulgar dyan, si Attorney Toto Causing? Dahil dinimanda siya eh. Ah, dinimanda ba siya doon? Oo. Pinasimula siya rin eh. Oo, nako. O, paano na ang kaso? Wala na yan. Oo, eh, katulad niya, no? Oo. Eh, tinatawagan pa nga siya ng PR ni na polis, di ba? Oo, no, si ano. Para arreglohin siya. Hindi niya pumayag sa Oo, hindi niya tinanggal yung ano. Eh, yun ang mga ano. Yun ang mga naninindigan. Diba? Para sa bayan. Sipin mo yun. Doon nagsimula ang lahat na naging viral eh. Pwede naman siya magkapera. Tatanggalin niya lang yung post ng litrato ng anak ni Napolis. Sinir niya eh, no? Tinawagan siya ng PR ni Napolis para, ano, tanggalin niya lang. Babayaran siya. Inaalok siya ng, ano, ng malaking halaga. Pero hindi na ginawa yun eh. Mga kaibigan, kaya yun, nang dinagumpi siya, naging kumalat na yun. Yung ano, yung si Attorney Causing, yung taga... Kausap natin yung isang gabi, diba, dito sa programa. At abogado namin, diba? Abogado, journalist, engineer. O, mga kaibigan. Sipin nyo sa mga nagsasakripisyo na yan, diba? Ng mga tao. O, ngayon po, mga kaibigan, ang masaklap lang dito, paano ngayon yung kaso niya rito? Tuloy pa rin yun. Hindi, tuloy pa lang kaso, yun. Kaya lang, siyempre, lilitation siya rin. O, tsaka naman po, pindik yan din eh. Ito ang ano dyan, ang crucial dyan.
dito natin masusubok yung itong bagong upong ombudsman, si Ombudsman Samuel Materes, kasi sila ang tatlo ang ano diyan eh, magtutulong, ang hihingian ng tulong ng US diyan eh, Sandigan Bayan Ombudsman saka DOJ. O dahil siya yung prosecutor, yung ombudsman, dapat manindigan siya na litisin din dito yan bago i-extradite. Tsaka ano, mas mabigat ang kaso niyan dito. Hindi naman sa meron tayong ano ha, yung colonial mentality yung sinasabi. Pero kung ako, i-extradite ko na yan kasi doon mapapanagot siya talaga. Hindi katulad dito. Hindi. Ang tanong ngayon, ano magiging epekto niyan doon sa mga kasong nakapahigyan dito? Mm-mm. Yung plunder case niya. Yun nga, baka nga... Naku-accuse niya itong mga senador. Baka ilabi, baka maglabi si Napoles kung sino man yung pwede niya dapangin dyan, na huwag pumayag yung Philippine government o yung Philippine courts, kasi tatlo na yan, na i-extradite siya. O pag hindi naman pumayag ang Pilipinas, ano rin ang epekto nun doon sa mga ginarnish na property? Yun, oo. Di ba? Siyempre, hindi nila maano yun. Pwede bang ibalik sa Pilipinas yun, yung mga property? Kung wala siya ron. Paano, katulad ng gusto mangyari ng Amerika na ibalik dito yung inakabay, alam nila, ninakaw sa pa, yung inakaw na pera para sa mga mahihirap na tao. Oo. Dito sa atin eh. Anti-poverty projects, kunyari yun eh. No? Pero dito, hindi naisip yun eh. Ay, wala. Na itong minakaw mo, kaya ka nakadimanda ngayon ng plunder sa PIDAP scam, ha? Eh dahil ang minakaw ninyo, pinagtulungan ninyong pagsabwatanan na pagnakawan, eh ang taong bayan, lalo na yung mga mahihirap na dapat mabenepisyohan ng pera niyan, na minakaw ninyo. At kayo ang sasarap ng buhay ninyo. Nakakabili kayo ng hotel sa Amerika, ha? Ng condominium sa, ikaw na, kapitbahay mo yata si Clinton. O si Trump. Si Trump, mga kaibigan. Grabe yung anak niya, di ba? Oo, kung mag-party. Parang anak ni Garcia, ni General. Yung bading. Oo, may nagkwento sa akin, kung mag-party raw yun, talagang grabe. Parang si Raul. Mga kaibigan, talagang sky is the limit, eh. Oo. Ha? Oh, ganun. At saka nakalimusi, di ba? Lintik ang mga alahas na naka-argolya sa katawan. Nakakaantay mga yun, ano? Oh, siyempre. E, pero nung malaman, yun ang ano sa Amerikano, malaman na ako pala lahat yung nakakabit sa katawan mo na yan. Tsaka yung pinagyayabang ng mga suot mo. E, pagdidirihan ka na, lipo ng loob. Gaya siyang friends. Oo, no? Ma-isolate ka. Ma-ostracize ka. Tama. Mga kaibigan. Ito, sasabihin. Kabalik ka rin sa Pilipinas. Nag-gabang sa tayo dito, binlaw out pa tayo ng walang yan ito. Yung pala, ninakaw niya. Pre, dito, hindi tayo sumakitan siya natin. Kasabot na bali si Pilipinas. Ano ang reaksyon ng publiko rin? Ibang-iba dito. Mm-mm. Eh dito? Dito, ibang tayo bago nabuko yung hayop na yun. Ganyan, di ba? Ganyan nga, sila Benny Antiporda, sila Joel Ego, mga kaibigan, ganyan nga. Mm-hmm. Pagka nakabuko na yung mga dinikit nila, buti nga nakabali tayo sa walang yung yun. Bago natanggal. Nakikila natin. Nalilang natin, tayo journalist. Mm-hmm. Ha? Si Paul Panot, mga kaibigan, taga-sulat natin, di ba? Ganun. Oo nga. Gagawin natin yan ito, tagagawa ng press release itong animal ni... Hindi pala. Sumubre yata ako. Ngayon, mga kaibigan, ito, ha? Ang sabi ng Amerika, pinag-aaralan na nila yung extradition. Sana may makausap tayo, no? Eh, wala, nakikinig sa atin si... Toto. O, attorney Toto, o may abogado, na pwede magbigay ng kanyang comments. Dahil meron silang, meron ano, ongoing ditong kaso, di ba? Si Napoles. Tingin ko, pwede sa kalit. Ano ang epekto niyan? Ha? Sa both part, sa both sides. Sa Amerika, yung kaso niya rin na money laundering, at saka dito sa Pilipinas,
kung saan siya nagnakaw. Ha? Yung pera, eh, nilabadan niya doon sa Amerika, mga kaibigan. Diba? Oo nga. Yun ang gusto nating malaman sa mga, kasi bambas doon eh. Oh. Pero yung mga abogado, more or less, may mga ano na yan. May mga alam na silang mga precedent setting, diba? Mm-hmm. Na pwede nilang mabanggit sana, maibahagi ninyo dito sa amin, sa ating programa. Dahil maraming magtatanong ng impormasyon, malalaman natin, di ba? Pero ako mahanga sa sistema ng justisya sa Amerika, hindi katulad dito. Sino dito, plunder? Ayan, pinagtibay na lang ng Korte Suprema. Di ba? Yung kay, ang tawag dito? Jinggoy. Jinggoy Estrada, mga kaibigan. Nakumalas mo, Jinggoy. Kung kailan na pa, na tinatigan ng Korte Suprema yung probable cause mo, saka lumabas yung extradition case, ay yung kaso ni Napoli sa ano, papano ka niyan, di ba? Oo, eh, paano kung anong nangyari halimbawa ganito? Mm. Eh, palibasan, hindi tayo pare-pareho tayong mangmang sa batas dun sa Amerika. O, pati na rin dito. Halimbawa, ganito. Paano kung pwedeng extradite para tapusin muna yung kaso ron? Pag natapos na yung kaso ron, ibabalik naman siya, i-extradite ulit siya dito. Oo, ito, binasa ko yung isang kaso na itong Filipino terror suspect i-extradite sa US. Hmm. O ito, kahit na meron po siyang kinakaharap na kaso rito, pumayag yung Philippine authorities sa request ng US na i-extradite sa kanila. Ano na? Bumayad yung, kasi magpapaalam yung ano, US dyan eh. Pag halimbawa may ganyang kaso sa kanila, susulat yan, gagawa na request sa Philippine authorities to kung pwede extradite ng ano, yung suspect. Oh, ito sa kaso ni ano, pumayag doon sa terror suspect. Pumayag yung Philippine authorities. Pero may kaso pa rin siya rito. Oh, hindi. Paano naman niya haharapin yung kaso niya rito? Baka magkakaroon na, katulad niyan. Okay. Paano yun? Eh kung maka-apekto nga yun sa kaso, halimbawa, baka dahil doon eh, ma-acquit naman itong mga ano. Ah, hindi. Mga co-accused. Hindi. Kasi mas magiging, alam mo, sa tingin ko magiging mas matibay yung kaso laban sa kanila. Kasi, kung sa sample na naman yun. Oo, kasi halimbawa, during the trial, ikakanta ni ano yan eh, ikakanta ni Napoli. Para si ano, tatandaan mo siya. Bukas na bukas, ba, ano yun eh, pasakayin nyo na ng aeroplano. Kung matatandaan mo ha, si Leandro Aragoncillo ha, ikinanta niya lahat eh. Oo. Kaya natuntun si Michael. Ano dapat niya, no? Ni Napoli. Oo. Ano mga ganyan? Ang ganyan yung state witness ka? Oo. Saka matundong ano mo, hindi mga... Makakapagbangon po rin ka, di ba? Kung dati yung imahe mo, just ka lang. Hindi mag-click siya abugas niya, wag lang talo. Just ka lang dati. Binadaan mo kasi sa bunga, katamad ka naman gumawa ng pleading. Di ba? Ano ka lang, pawardi-wardi ka. Gandang salita yun na, wardi-wardi. Oo, paano kayo, banjing-banjing yung alam mo. Just na. Gusto mo, magsalita ka lang sa TV, nilalagyan ka na ng pleading. Gusto mo, kinakalad ka yung kaso sa media. May nabibigay na agad sa'yo. Ha? Ikaw pang kumikita, hindi yung medyo. Diba? Okay, baguhin mo. Ikaw ang laman nila pagkatapos. Nagamit mo siya, ikaw ang kumita. Mm-hmm. Ikaw ang nalalagyan. Diba? Sumikat ka pa. Oo. Ilang beses mo nang nalala yun, pabalibaliktad ka. Para kang naman. Pero this time, malay mo naman. Sa edad na yan. Ka sa amin, hindi kami nagagalit sa'yo. Baka kala mo. Hindi. Sa edad na yan ni Atty. Topacio, baka naman naglinaw na pag-iisip niya. Kung nakinig ka lang ng araw sa buwanan mo eh. Hindi magiging maayos sana pagiging lawyer mo. Mm-hmm. Yung buwanan niya, lawyer din. Yung babae, kakapihan ko lagi yung nagkukwento lang kami lagi ng araw mo eh. O yan, maganda. Nagkukwento nga niya sa akin, nangyayon niya si yung manubang niya. Ah, talaga? Galit siya dyan eh.
Ewan ko nabubuhay pa si Atty. Aguila na yun. Mm. Ang anak nun, asawa ni Tupasio dati, ewan ko kung hanggang ngayon. Judge na yun sa Maynila. May issue ayun na. Yun, hindi ko nakita. Yung nanay. Hindi. Ang kakuntuhan namin natin ng edad na yun. Alangan nga si Tupasio dun sa asawa niya. Eh, alangan naman talaga yun. Alamanin yan, no? Nangalamanin yan, no? alamanin tao, alamanin hindi. Ha? Mga kaibigan, di ba? So, yung mga alamanin yan, mga alamanin yun. O, asan ba tayo? Yun yung effect na, di ba? Mas maganda kung halimbawa, katulad na sinasabi mo, nagkaroon ng decision sa Amerika. Yun ay yung magiging basis ng paghatol sa kanila rito. Maganda yun. Oo. Kasi magiging makatotohanan. Mm-mm. Doon lang tayo magbabase. Lalo na doon, alam mo, walang kahirap-hirap. Wala na magiging kahirap-hirap yung US authorities dyan. Dahil yung COA report. Halimbawa, tama yung sinasabi mo. Alam mo bakit? Mm. E di ginarnish yung pera. E di binalik. E di napatunayan. Oo, guilty. E di minakaw. O yan, binalik namin. Alam naman pala, yan mo ba yan? Ito nga yung minakaw. Pinanagot na namin. Doon lang sa laundering. Doon pa gagamitin sa amin yung pera. Na nag-aalong sa masama eh. Diba? Alam mo, sa totoo lang ha, kung ako natatandaan ko ito eh, kung di ako nagkakamali, walang na-freeze na pera dyan eh. Kasi bago nag-labas ng freeze order yung hukuman o yung ombudsman, wala na yung kwarta sa bangko eh. Oh, pati kibon. Diba? Oh, ang daming bangko nun. Ano ba yun? Ano? 70 plus ba? Oo, oh, pinagkukuha lahat yung pera. Pinaglipat-lipat. Sinalabang ka. Oh, yan. Kaya lang, nagbigay mo na yung mga yun. Sila jingoy, diba? Naglilipat lang ng pera yun. Sus Mariosit. Alam mo sana, magkaroon ng, kung ako yung US, kung ako yung sa gobyerno ng US, lahat ng government officials sa Pilipinas, kay judiciary, kay legislature, o executive, alamin nila kung ano-ano yung mga properties dun sa bansa nila eh, di ba? Oo. Sa ganun paraan, malalaman nila. Hindi, kailangan kasi merong magbibigay din ng information. Hindi, di ba may record naman yun sa kanila kung kanino yung mga properties? Oo, parang si Lito Lapi, di ba? Parang nakabili ng dalawang bahay sa Las Vegas. Sabi, ba't mo pa panangang sa amin yan? Hindi mo ba alam dito, abiling kami rito? Oo, dahil wala silang kapatay. Hindi mo alamin yan, ipapangalan mo sa amin, di nalintikan kami rito. Kami habili naman rito. Alam naman yung IRS. Alam naman ng gobyerno kung magkano nilang kita mo na hindi mo kayang bumili ng property, di ba? Hindi nga. Di ba? Kasi doon, ang i-justify mo lagi dyan, yung proportion eh. Oo. Di ba? Yung proportion ng kita mo sa property mo. Lifestyle mo. Kung kaya mo ma-acquire ng isang property o hindi. Di ba? Nabali na, dito lang. Kung yun lang ang pagbabasihan natin, hindi ang dami na nakakulong dito. Wala. Yung unexplained wealth, di ba? Mas marami yung nasa kulungan kaysa nasa palaya. Kasi yung proportion lang, ha? Yung 1 plus 1 equals 2 lang, ha? Napakadali, ha? Very ko elementary. Pag-justify sa sa nagnanakaw na nasa gobyerno eh. Alam mo agad eh, kahit na private individuals. At alam mo hindi naman niya kayang kitain sa pamamagitan ng trabaho niya. Kahit pa magtulong-tulong pa silang buong pamilya. Nakakapag-acquire sila ng mga napakalalaking property o kaya mga maluluho ang buhay. Ha? Mga kaibigan na afford nila. Na parang mga bilyonaryo. Magtaka ka na. Magduda ka na dyan. Dito mga gambling lord, dayayaman, hindi nakahabol na buwalar. Drug lord. Yung mga nagpapautang sa kasino. Uh-huh. Di ba lang galing din yan, nalaman na ninyo, di ba? Yung sa kaso nung kinakibong, di ba? Kung paano nilalabada yung pera. Mga kaibigan,
Susugal lang kanyari. Diyan lang, yan lang mga nagpapautang na financial sa casino. Ang dami niyan. Nakamonitor ba yan? Oh. Di ba? Parang parang dyan, mga polis eh. Oh. Matataas na official pin. Diyan sa casino eh. Ang mga nagpipinas. Kung hindi nasa active service, yung mga retired. Ng mga nakaipo ng ninakaw nilang pera, di ba? Ang dali-dali. Kung sa Amerika tayo, matagal nang naayos yung mga problema nila. Hindi tatagal yan. Di ba? Kasi doon ang tinitignan yung kaya mo ba ang bilhin ito sa kita mo? So madaling ano lang, madaling, hindi yung legal. Direkto na po. Ito bang, magkano ang sweldo mo? Paano mo na ito? Diba? Eh, director sa gobyerno. Undersecretary ko. Diba, pangalan mo? Ganyan to for. Ba't ang dami mong kayamanan? Ha? Hindi, bago ako pumasok sa gobyerno, meron ako yun. Ano ka ba dati? Paano ka ba nag-umpisa? Eh ano, yung waiter sa club. Saan? Doon sa Venezuela. O, dyan sa pating yan. Nakamanaba. Ano ba trabaho mo ron? Eh, minsan, waiter, tsaka pag may babaeng ano, binibigay ko sa customer. Parang siya may bugaw na rin. O, naging problem na bugaw rin ako nung meron na si Totong de Sarapin. Si Antonio Antonio. Nagpapadala kami ng mga prostitute sa Japan. Akala ninyo. Ba't hindi ako magkakaroon niya? Eh, di huli ka na. Di ba? Egal. O, journalist ako. Ha? Anong journalist? Taranta. Mga kaibigan. Miswell, di ba yan? Ano ka nagkadyaryo? Di ba niyari si Pichay binita kay Celso Angeles? O, tapos bumalik sa'yo. Ano ka ba? Dami ka ba ni Pichay? O ano? Pinaglaruan niyo ba si Angeles o ano? Ba't ka nagkaroon yan? Ba't mo muna ka yung isang dyaryo? May kaso ka sa Department of Justice, tinago ni Aguirre. Anong kaso? Meron ka ron, ano? Qualified tip? Ay. Ha? Kaya sa gobyerno dapat disqualified tip ko eh. Disqualified tip yan eh. Mga kaibigan, usipin ninyo. Ikala ko, journalist ka. Oo. Eh, ba't ang kaso may qualified tip? Hindi ba ang kaso ng journalist yung libel? Bukul eh. Huli ka na. Hindi natin nila mag-isip ng malalim. Hindi ba nasangkot ka nung araw sa droga? Masubik? Oh, yung nakatakas doon, yung napakaraming shabu na hinuli ng pass G, di ba? Oh, huli na yung inchik eh. Nung dumating doon, wala yung inchik eh. Nawala ka rin. Anthony Angba pangalan. Oh. Paano yan? Ikaw ba yung naglabas ng container? Baka sa... naman ano? Ha? Baka may ala, palagay ko ano to, pinsan ni David Copperfield to. Ikaw ba yung may... Yung nagsasabu, may biglang naglalaho yung mga tao. May nasawag na, walang container doon sa pier eh. Napunta dyan eh. David Copperfield. Iniwan yung shipment ng ano eh. Ng mga baking duck eh. Ayun pala. Nandun ka, tumawag ka pa kay Bebet Bilya. Ano sabi mo? Ayokong, huwag mong bebetawan yan ha. Sabi ni Bebet Bilya. Eh kinabukasan, pagdating doon eh, wala na yung mga ano, peking duck eh. Sige mo, naglad mag-isa, pugutan ko yun. Alam mo yung mga peking duck na yun, magalit. Nakapunta ng restaurant. Nakapamili ng Chinese restaurant yun eh. Nagpakiwakal sa mga... Hindi, mga katay na yun. Wala na lang buhay yun. Di ba? Mga prose na yun. Mga nakaano na yun. Hubad na yun. Alahin mo maglakad. Kung saan Chinese restaurant nagpunta. Mga kandigan. Lintik na peking duck yan. Yan ang nangyari sa past. Huli ka na kagad eh. Di ba? Ikaw, Joel Eggo. Ano pa? P-T-O-F-E-P-S? Ano? PTFOMS. Sige. Director ka. Ba't mo renovate yung bahay mo dyan? Kailan lang? Sa Nueva Ecija?
Mansyon na? Eh, bakit? Ang dami na ngayon nakaparado sa sakyan mo. Bakit nakamotor ka lang? Ha? Oh, mga kaibigan. Hindi ba ikaw itong kasabi ni Atty. Chupacio na isa sa mga kumita sa Malacanang? Saan? Sa 60 million ads. Ay. Hindi pa kayo ni ang banner yan. Ang dali eh, di ba? Kung tatanungin mo eh. Eh bakit dito ang daming paligiligo? Tinan mo si Jinggoy. Nakakalahiyang wala. Ay, isipin ninyo mga kaibigan. Nakakabahan niya. Hindi raw siya main plumberer. Ha? Paano na? Paano na? Ano ba kayo? May branches? Para ba kayong, ano, food chain? May main? Paano na hot ni Napolis yung park barrel mo na hindi mo alam? Hindi pa yun eh. Ang ginawa niya kung, ano, ang ginawa niya, aliba, ang, ano nila, depensa nila rin, kaya sa Pinyaga magpiyasa. Eh, paano magigimik? Kaya nga dinitlara, hindi siya ano eh. Hindi siya main plunder. Oo. Kasi raw, ininakaw, magkano yung 180, ano? 180 million. Ngayon, tiga, hanapin ko lang sandali ah. Ito. 183 million. Eh, ilan silang accused dun? Ha? Ngayon sabi niya, hatiin niyo ngayon. Ba, naging mathematics yung kaso, anak ng buisip mo yan. Eh, plumber kung pinag-uusapan, ginawa mathematics. Hindi ba naman gagi yung mga justice na San Diego Bayan? Ano pa yun? Ito, hindi ako main plumber eh. Bakit? Yung nasabi niyo. Ganito yan. Ilan kami rito? 10. Oh, hindi, kung malang kami, 5 kami. Ganyan. Oh, 180, sabi niyo. Oh, hatiin niyo sa 5 yan. Ha? Oh. Di ba, walang 50? Oh, eh, paano ako magiging plunderer? Main plunderer? Di, hindi. Oh, na, ano? Wala kang 50 million, ano? Bando. Sige, bigyan ako ng transferan. Sa 5 million division niya, paso ng Inggo, eh. Nakawalang wahan. Yan ba justice system, mga kaibigan? Di ba kayo natatawa? Ang lalim, di ba? Ako gustong-gusto ko yan nangyari kay Napolis, eh. Diyan natin makikita yung... Magtanong sa Amerika, nalaman lang nila, ito kay Napolis. Sino yan? Ayan yung ano eh. Nagnakaw daw kasabot ng mga senador kaya pagnakaw nila yan eh. Yan ba? Eh, nabili niya to. Oh, tinignan lang, kailan nabili to? Ba, nagnanakaw na siya noon. Nung nabili niya to. Aba, eh, i-freeze lahat yan. Diba, pin-raise muna? Ayaw ko kumpis kayo na yun. Okay, tamo? Ganun kasimple lang eh. Ano ba yung other means ng income nyo? Ganun pa bang iba? Para makabili kayo nito? Wala silang may presenta. Ay di siyempre. Ganun kasimple lang, mga kaibigan.